Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. So for today's video, I will show you how we cook nilidgit. Sakto ma? Nilidgit? Nilidgit. So, papakita ko po sa inyo kung paano po siya lutuin. Kasi ito po yung pinaka-favorite namin nung kabataan namin na niluluto ng aming nanay. Diba? Nilidgit. So I will show it to you guys para makita niyo yung process. Okay? Stay tuned for that. First, itong something white, ito yung Bisaya, balanghoy, kuala ni siya, anong tawag doon? Gigrit, kumbaga banggod. Banggod ang balanghoy para may anak na siya, mga friend. I don't know how to speak Tagalog in that term, pero sige lang, I will show it to you guys. So, pag humanbanggo, di ganaan siya, i-mix siya. Tapos, buta nga ni piso nga gata. Lalagyan daw ng very, very espiso nga gata or yung tinatawag natin coconut milk. Lalagay natin dyan, i-mix natin dyan. Nagiputa nga kamay. Tapos, pagkatapos dalagyan, ilagay mo muna. Pagkatapos daw lagyan ng coconut milk, i-next na yung asukal, o di ba? So ayan mga kaibigan, nilalagyan na po ng asukal ni Mama. Ito po yung mama ko, napakandang mama ko. Si hi ma. Hi, Mr. Lisuto eh, kaya pumunta kami dito kami ng Pasko. Magaling siya talaga magluto ng lidgid. Noong unang panahon pa, until ngayon. Maraming nag-order sa kanya ng ganito. Kasi ito yung pinaka-favorite namin na nilidgit. Masarap po yan. I mean, not all people can cook nilidgit. So, bihira yung mga taong magluluto ng nilidgit. Kaya, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito gagawin. So, next, na-mix na ni Mama yung sugar. Tapos, maglalagay na siya dyan sa ang dahon, gilapuhan sa init, gilapuhan. So, itong mga dahon na ito, kuhan na sa init. Na-sanitize na po yan sa mainit na tubig para mawala po yung mga germs, mga bacteria. So, yan yung ginagawa niyan, ginaganyan lang niya. Tapos, ginaganyan niya. And then, kuhan dyan, i-tune mo. Papa mo. Haman. So, next, ginaganyan ni Mama. Ang term niyan dito po is gibukos yung balanghoy sa dahon ng saging. So, yung dahon ng saging, yung ito, itong mga green, sanitize with mainit na tubig po yan. So, malinis po talaga yan, mga kaibigan. So, nakadalawang piraso na po si Mama and gagawin lang niya yan paulit-ulit hanggang sa matapos po siya. O, diba, ganun lang po kadali? Pagkatapos niyan, pagkatapos niya magbukos, ilalagay sa kaldero, tapos lulutuin. Lalagyan ng kaunting sabaw. Ha? Diba? Pagkadawa pa na bitsini. So guys, nagtatagalog lang ako sa video ito kasi para maintindihan. Kasi yung mga subscribers ko, shoutout sa ating mga subscribers at mga viewers ko is from Manila. And para mas maintindihan nila, mas mandidili nila maintindihan yung ginagawa kong video kaya natatagalog ako guys. Pero actually, I know how to speak Siargaon just like what Mama, katulad ng pananalita ni Mama Siargaon, alam ko rin yun pero natatagalog lang ko para maintindihan nyo guys. So ayan, nakaapat na po siya. Ganyan po si Mama kabilis magawa ng nilidgid. Diba? Napakasipag magawa ng nilidgid ni Mama. Palit sila, papalit. Noon pa hanggang yan. So, gagawin lang niya yan paulit-ulit hanggang sa matapos po. Kasi nasa doon may silupin sa mitay. Tulungan ko po siya. Sandali lang.